maligayang pagdating sa kamanghamanghang kasaysayan ng Kabuyao. Ang makulay na lungsod na ito ay matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. At hindi lamang isang mataong sentrong lungsod, kundi ipinagmamalaki rin ang isang mayaman at makulay na kasaysayan na ito. Ang Kabuyao ay dating sentro ng Tabuco. Ang Tabuco ay isang malaking teritoryo na dating kasama ang modernong panahon ng mga lungsod ng San Pedro, Binian, Santa Rosa at Calamba. Pagkatapos ng pananakop ni Miguel Lopez de Legazpi sa Maynila, ay inutusan niya si Kapitan Juan de Salcedo upang angkinin ang mga barangay na malapit sa Laguna Divide. Hinirang ni Legazpi ang Tabuco bilang isang encomienda o isang lugar upang pagsilbihan ang mga Espanyol. Ang simple part chart ay tinatag ng mga Agustino Recollect at ang parokya ay nagsimula noong 1571. Ang mga Dominicano ang pumili at nagpatuloy sa misyon, nagpapalaganap ng Krisyonismo sa bayan. Nagpatayo rin sila ng mga bahay sambanta sa mga tutubo sa barangay Marilig para sa madaling daanan sa Laguna Bay. Ngunit dahil ang orihinal na istruktura ay tinayo sa maluwag na buhangin at sa isang lugar na madalas binabaha, nagpasya ang mga praile na ilipat ang simbahan sa mataas na lugar. Ang bago simbahan, isang permanenteng itinalaga kay St. Polycarp, ay nagsimulang itayo noong 1763 at natapos noong 1771. Sa ganda ng simbahang ito, hindi may pagkakailang may madugong pangyaring naganap dito. Noong 3 Mayo 1935, inaresto ng Philippine Constabulary ang mga sakdalista ng Kabuyao na pumalit sa bayan sa isang pag-aalsa noong nakaraang araw. Ang mga naaresto ay hiniling na pumila sa harap ng simbahan at pinagbabaril hanggang sa mamatay gamit ang ipinagbabawal na bala. 56 na sakdalistang martir ang namatay sa pag-aalsang ito. Ang gintong kampana ay may mahalagang importansya sa kasaysayan ng Kabuyao. Sinasabing ang kampanang ito ay nagbibigay sigla sa mga Kabuenyos upang magkaroon ng masaganang ani. Ngunit ang nasa tabi ko ngayon ay isa na lamang replika. Ano nga ba ang nangyari sa orihinal na kampana? Ayon sa mga salaysay, may plano ang isang grupo ng tao na nakawin ito. Ngunit alam na ito ng mga pari. Kaya naman, ang kampana mula sa itaas ng simbahan ay kanilang kinuha at inilubog sa Laguna de Bay upang wala nang makakita. Nang sumapit ang gabi, nagtaka ang mga magnanakaw kung bakit wala nang gintong kampana. Dahil dito ay nagalit sila at pinagpapatay ang mga tao sa simbahan at walang natira. Simula nun ay hindi na muli pang narinig ang lakas ng kampana at ilang mga tao ay nawalan na ng pag-asa at sigla. Mapapansin din na ang mga ani at hayop ay umuntik. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang nakakaalala sa kasaysayan ng gintong kampana na ito. We are now here at the City Municipal Hall of Kabuyao. Kabuyao, ito ang pinakasentro ng ating gobyerno sa ating lungsod. Pagkatapos ng panahon ng mga Espanyol, dumating naman ang mga Amerikano. Akala ng mga Kabuyenyos, magiging kaibigan ito. Kaibigan, karamay, ngunit lumabis sila dito. Sa kabutihing palad, si Captain Crisa Ignacio Bautista ay lumaban para sa ating karapatan. Ngunit hindi rin nagtagal, siya ay napilitang sumuko sa mga Amerikano. At sa kadahilanan nun, naging first mayor siya ng Kabuyao natin ngayon. Lumipas ang ilang taon, dumami ang mga tao sa Kabuyao at iba't iba ang namaalas sa ating syudad. Katulad na lang ni Emilio Tanchico, ang kauna-una mayor na mahirap na nanalo sa eleksyon. Inihanda rin niya ang lugar kung saan inilipat ang pampublikong palengke na malapit sa simbahan, ang Camino Real, na tinatawag na J.P. Rizal Avenue, kung saan nakatayo ang pangunahing pampublikong palengke sa Kabuyao. Sa conclusion, ang kahangahangang kasaysayan ng Kabuyao ay nagbibigay liwanag sa walang hanggan nitong pamana at mayamang pamana sa kultura. Mula sa simpleng pagsisimula nito bilang isang maliit na pamayanan ng pagsasaka hanggang sa pagiging prominente nito sa kasalukuyan. Hindi may kakailanang malayo na ang narating ng Kabuyao.